Abay, magpapakaguro po kami dito. Bakit kanyo ha? Bigayan na ng bonuses tulad ng 13th month pay at iba pa. Ito ba ay ekstrang pera na panggastos ngayong holidays or ekstrang pera na dapat ipunin? Sasagutin niya ng ating resident financial advisor, Arman Benko. Magandang araw, Dr. Carl, at sa lahat ng ating tagapanood. Ayan, sinulat ko na. Alam nyo, kami po ay magpapaka-professor dito, magpapaka-guro, dahil meron kayong exam. Pero ang exam namin ay hindi po yan bibilangin ng ilan ang tama nyo sagot. Yan ay bibilangin ng gaano karaming pera ang kikitain nyo at maiipon nyo dahil sa ating programa. Ano po? Nice. Sige, investing. Meron ka kamong tatlong dapat nilang tandaan. Ano yung una? Ang investing, commitment yan. Commitment to use money. Mm-mm. Ibig sabihin ng commitment, hindi po yan minsanan lang, mm-mm, tuloy-tuloy yan. Okay. Habang ikaw ay namamahala ng iyong kaperaan, mm-mm, kailangan ikaw ay tuloy-tuloy na nagpapalago o nag-i-invest. Okay, commitment to? Use money, okay, expecting to make more money. Okay. Yun yung second keyword, kulay black. Ang susunod natin ay expecting. Expecting. Okay. Bakit po namin sinusulat? Para may reference kayo ha. Commitment to use money, pero meron kang expecting. Meron kang expectation. Ito yung malaking keyword na kailangan tanggapin ng tao para makaiwas kayo sa scam, para ma-appreciate nyo talaga ang ginagawa nyo pag kayo nagpapalago. Kasi okay, Dr. Carl, mga tagapanood natin, wala pong siguradong investment. Alright. Kahit yung kilalang kilala, legal, kumita noon, pumasok ka ngayon, ikaw ay umaasa lamang. Para makaiwas sa scam, kapag ang mga kababayan natin nilapitan, Dr. Carl, invest ka rito, sir, ma'am, kuya, tita, mga pagminsan kamag-anak pa natin, di ba? Kaya iisipin natin, hindi naman tayo lulokohin siguro ng kaibigan o kamag-anak natin. Pag sinabi pong sigurado itong investment na to, huwag ka maniwala. Huwag ka pong maniwala. Miskin na sa pagnenegosyo. Kaya, dalawang dekada pong nagtuturo si Dr. Carl ng pagnenegosyo. Tama. Dahil walang siguradong negosyo, tuloy-tuloy ang pag-aaral. Commitment, okay, expecting. To use money, expecting to make more money. At last keyword, set of keywords, it should be based on long-term goal. Ano yung long-term goal? Anything 5 years pataas. Bakit po natin sinasabi ito? May pera si Dr. Carl. Limpak-limpak. Pero sabi niya, kailangan ko to next year. Ha? Isang taon lang ang aking kayang ibigay na panahon. Naku, huwag na po kayong pumasok sa investing. Safekeeping na lang. Ayun. Kasi sa investing, kailangan mo po ng panahon. So, 5 years pataas. So wala kang panahon maghintay, o't wala kang kakayanang maghintay, yes, o't ayaw mo maghintay, right, huwag ka mag-invest. Mag-safekeeping ka na lang. Lagay mo na lang sa banko. Iba yun. Oh. So, liliwanagin natin. Pag sinabi mo ikaw nag-i-invest, huwag mong asahan na 6 months, nandyan na. Kaya kikita na ng malaki. Kaya iba sabi nila, mag-invest ka sa akin ng kalahating milyon, bibigyan kita 3 months from now ng 1 million. Huwag ka maniwala doon. Walang ganon. Ang magandang batayan na Dr. Carl at sa mga tagapanood natin. Tingnan nyo po ang dalawang bagay. Yung inaalok ng bangko, yung interest rate, at yung inflation rate na ngayon alam ng lahat, di ba? Inflation, pagtaas ng presyo ng bilihin. Kapag merong pangako, mga hanggang 5 to 6, 7% a year, pwedeng maibigay pag pinangako. Ayun pala, may pinapangako pala Iba po ang pangako sa sigurado. Okay. Yung sigurado po kasi, kahit anong mangyari, mabibigay yung kita. Mm-mm. Yung pinangako, alam mo lang na magkano na ang kikitain, 5, 6, 7%, pinangako. Pero hindi lahat ng pangako. Natutupad. Yun lang. So magkaiba po yun ha. Uh-oh. Yung guaranteed investment, tsaka yung siguradong investment. Wala pong siguradong investment, meron guaranteed investments. Okay. Pag wala namang guarantee, ayan, merong chance na lumago. Halimbawa, sanay na sanay ka, Dr. Carl, sa negosyo. Ba't yung 5, 6% sa negosyo, kumita ko ng yung kinapital ko, lumago ng mga 15, 20, 30% pa sa isang taon. Pwede po yun. Uh-oh. Sa pagnenegosyo. Kaya nga jackpot ka eh. Or maganda ang taon na pasok ng negosyo, nakokontrol mo expenses mo, nakita mo, yung kita mo, pumapalo ng mga 15, 20% sa isang taon. Mm-hmm.
Pero ang pagnenegosyo, hindi pinapangako yan. Katulad ng mga lahat ng nai-interview mo rito, hoy, papasok ako. Sigurado ba? O mapapangako mo ba? 15% ang kikitain ng aking negosyo? Hindi. So, linawin po natin ha, merong guaranteed pinapangako, merong walang guaranteed. Hindi po automatic na maganda yung guaranteed. Kasi pag guaranteed, low risk, low return. Pag high risk, hindi po ibig sabihin scam. Hindi po ibig sabihin malulugi kayo. High risk, binibigyan kayo ng tsansa na mas malaking potential na paglago. So liliwanagin ko yan. Pag sinabing low, makokonte. Pag low risk, low return. Okay, yan po. Parehong word. Low return. Correct. Okay. Correct. Ngayon, pag ikaw naman ay pumasok sa isang high risk. Very... Okay. Hindi ho kami nag-practice dito. Hindi kami nag-practice. Talaga magaling to. Pag high risk, gusto ko lang makita nila, pwede ka mag-expect ng high return. Ngayon, nasaan ka susugal? Alam mo, yung ginamit mo kanina yung salitang goal eh. Yes. Ito kasi paborito kong word yan eh. Goal. Alam nyo, ang goal, parang elepante yan. Elepante? Hindi mo kayang lunukin ng elepante. Pero pwede mong chop-chopin ng elepante. Yun po yun eh. Yes, kaya nga, pag pinag-usapan ng salitang goal, abay magbatsaga ka. At saka lunukin mo yung elepante, mabubulunan ka. Kaya ang gagawin mo ngayon, chop-chopin mo yung elepante kasi pwede mong lunukin bawat slice ng elepante hanggang maubos mo yung buong elepante. Wonderful. Okay, kaya ako sinasabi to, papasok kasi ang 2023. Huwag nyo expectin na nag-invest ka ng January, February, may pera ka na. Correct. Okay, ang gusto nating mangyari dito, papasok ako ng investment sa January with the hope na pag ako ay yung anak ko ay nagdibu, 5 years from now, right, or 3 years from now, meron akong pangdibo ng anak ko, something like that. Pag mas mahabang panahon ang inyong ginugugol, pwede kayong pumasok sa high risk. Yun. Kasi yung taas-baba sa mga maiikling panahon, medyo nako-cover mo, ang tawag nila sa English, na may mitigate mo yung risk dahil sa mas mahabang panahon. Again, kapag maikli lang po ang panahon na kaya nyong ilagak ang inyong pera, tanggapin nyo po. Para hindi kayo na ma-scam, hanggang low return lang kayo. Low dito risk yun. O, pasok ka sa low risk, low return, yan yung mga banko. Correct. Kapag high risk, pagdenegosyo, stock market, yung cryptocurrency, lupa, high risk, pero high return. Uulitin ko po, ang risk, dyan po nang gagaling ang lahat ng return na pwede nating kunin. Kapag hindi po tayo nag-aral kung paano, kung ano at paano hawakan yung risk, wala pong return. Kaya hindi po porque high risk yan, ayoko niyan. Hindi necessarily yun. Hindi rin sasabihin low risk, low return kasi pwedeng may chance ang malaki rin yun. Yes. Unless guaranteed dun sa part na yun. Correct. Ang galing. So, yun lang po siguro ang gusto natin ituro for now. No? Yes. Investing, balikan nga natin itong keywords mo, napaka-importante nito. Ang investment po ay isang commitment na gagamitin mo yung pera na ang inaasahan mo ay gagawa ka ng mas maraming pera pero handa kang maghintay. Correct. Oh, 'di ba? Basta't maghintay ka lamang. Kanta 'yun. 'Di ba? Ngayon, bago tayo magpaalam, Arman, meron bibitinin ko kayo next week may ipapaliwanag kami sa inyo. Okay, meron tayong dalawang pinag-uusapan. Okay, ang pinag-uusapan natin ay income. Correct. Oops, income and expenses. Yes. Yan. Tuturuan namin kayo next week ano yung pagkakaiba nung ginagawa ng mayaman at yung hindi mayaman. Okay. Wonderful. At syempre, pag po merong income and expenses, meron kaming ituturo sa iyo ni Arman Benko. Ang ituturo namin naman sa inyo ay yung tinatawag nating... Assets. And liabilities. Hindi po yan pang mayaman ha, kasi isipin ng iba, asset, liabilities, maliit lang naman yung mga akin. Hindi, alam nyo, ito po ay pinag-uusapan dahil next week, ipapakita namin ang interaksyon ng apat na ito at paano ka payayamanin ng framework na ito na, of course, special mention to the Rich Dad, Poor Dad. Robert Kiyosaki, who created it. Ipapaliwanag namin sa inyo next week na maiintindihan niyong lahat. At pag pumasok ang 2023, mangangarap kang, aahon ako sa kahirapang ito at papaalwanin ko ang buhay ko. Maraming salamat, Arman. Thank you very much, Dr. Carl. Thank you very much.